Hey guys, welcome back to my channel. As you can see, yan yung road papunta sa kabilang lote ng amo ko. That lote is on renovation. So, ito na yung way papunta doon. I've been busy since we arrived in Taif. Ang dami kong tansyahin, ang dami kong inaalisan ng alikabok kasi iniwan ng amo kong bukas yung bintana namin nung magbakasyon kami sa Riyadh. So pag uwi namin, ang dami-daming alikabok sa buong bahay. So yeah, and ang dami kong plantsahin kasi yung mga inuwi naming damit nilabahan yon, and then nakatambak siya as plantsahin. Hindi siya matapos-tapos kasi syempre nagpapalit sila ng damit, naglalaba ulit. As you can see there, basa yung road kasi umulan. Umulan sa part na yan. So, yeah. Ito na yung lote nila. So, inabot na kami ng dilim. Hindi ko na, ayan yung dark clouds. Paalis na siya. And then, ayan yung way. Papunta naman dun sa desierto. This is the other day. So yun, nung sumunod na araw naman, pumunta naman kami sa desierto para mag-picnic. So diba ang ganda ng sunset sa desierto? Kaya ayun, yung plantsahin ko hindi na. Hey guys, nasa desierto kami. Nababasta naman kami, nag-picnic yung amo ko, and nakakainis. Teka, bakit ganito yung kulay ko? Wait nga. So anyway, nagtataka ko bakit ganito yung kulay ko. Baka nagalaw ko yung settings ng camera. So anyway, nais ko ulit yung settings ng camera ko. One of the most sunset na nakita ko sa life ko. Dito sa Saudi Arabia. Ang ganda ng sunset nila dito. Ang ganda. I want you to see this. So, naglalakad ako palayo sa kanila. Kasi, nagkukwentuhan sila, naboboard ako. So, naisip ko, why don't I do a video? So, ayan, ganyan yung desert dito. Ayan. So, puro bato, puro cactus. Yung ano nila dito, damo nila dito. Poisonous at saka yung matinik. Kahit maliit lang siya na damo, matinik talaga. Camera is black. Dun sa dinaanan namin doon, may mga ginagawa din na tower. And dito sa Saudi Arabia, dami-dami nilang tower. Ito yung mawala ng tower. Kahit saan kami magpunta, nakikita akong tower. Tingnan niyo yun, tower pa rin yun. Doon sa dadaanan namin pabalik, tower pa rin. Ang daming tower, grabe. Hindi yata sila masaya kapag kahunti lang yung tower. Look at this. Kita niya. Diba? Puro thorn.
to, maliit na version nitong malaking to. Yan. Maliit siyang version. Pero makikita mo, may green-green siya. Pero may thorn. Pero mabibilib ka ha. Kahit ang daming thorn yan, nakakain siya ng camel. Grabe. Yung mga ganyan, hindi siya poisonous. Yan. Kinakain sila ng camel yung gusto nila. Pumupunta dito yung ano, mga nagkapista ng camel. Tapos yung kinakain ng camel yung mga green plants. Mga green leaves ng mga ganyan. Ang hindi pwedeng kainin dito na sinasabi kong poisonous, yung gumagapang na katulad na ganito. Tapos meron siyang nagpuprutas siya. Yung prutas niya yun, poisonous yun. Pero yung mga ganyan lang, ganyan, na may mga green leaves, yan, hindi yan poisonous. Yung poisonous yung ano nila, yung bunga. So, yan, puro thorns yan pag lumapit ka. Tapos yung bundok nila, puro ano yan, puro bato. So, yan, ito inakyat ko na to eh. Dali lang sila akyatin. Yan, puro pa to. Pero, kailangan lumayo ako dito kasi pangit daw sa health yan eh. Hazard dose. Kasi may radiation daw na lumalawas dyan. Char. Radiation. Puno, pakiramdam ko nga puno-puno ng radiation yung katawan ko eh. Kasi yung pole, laging nakasupit sa katawan ko pag naglilinis ako. Yun, nag-music ako. Eh, di ba yung phone, may radiation din na lumalabas to. Look at that. Yun, tower, di ba? Tapos, pag pumunta tayo dito, tower pa rin. Tower pa rin. Tower, tower, tower. Ayun yung kotse namin. Ayun. Saan ba yun? Yun. I-zoom natin. Anyway, nandun sila. Nandun yung matila. Doon sila nakaupo. And yeah. Walang masyadong magandang view. Kasi desert lang ito pinuntahan natin. Desert na puno ng bato. Pero may desert sila dito na talagang sand lang yung makikita mo. Walang bato. As in pure, pure, pure sand. Sa parteng ano yun? Parteng papuntang Riyadh and Jeddah. Yun, meron sila doon. Ang pino-pino talaga ng sand nila. Grabe. Tapos wala ka talagang bato. Makikita talagang pinong-pinong yellowish-brown. Yung parang sand ng Dubai. Yun, ganun. So, yeah. Nandito ako. Naglalakad-lakad pa rin. Malayo sa kanila kasi hindi ako makapag-vlog doon eh. Hindi ako boring. Nakaupo lang ako doon. Nakatanga. Nakikinig sa mga chismisan nila. So, yeah. Balik na lang ako sa kanila para mag-edit ulit ng video. Kasi, ayun, at yung tower. Tapos, sand yun. Yun. Sand yun yung bandang yun. So, yeah. I'll catch you guys later. Babalik na ako sa kanila para mag-edit ng videos. Pero yung prutas kasi nagpuprutas to eh. Hindi nila kinakain kasi laso na yung prutas. Pero yung ganito, hindi pa siya laso. So, yeah. Mga bagong sibol na leaves. Walang nagdidilig pero tumutubo sila, diba? Ang ganda nga yung green na green. Ito, maganda to. Ganda. Wala pa siyang thorn. Nakita ko tong punong to. Tara, lapitan natin. Look at that. Puro thorns yan.
shrub siya. Yan, nag-uugat siya, tapos lumalapad siya, ganyan. Tapos gumagapang na siya, kasi sobrang bigat niya. Mabigat yan eh. Pero maningas. Nagkakahoy, nangangahoy ako dito, tapos pag winter, pumupunta kami, tapos yung kinakahoy ko, ginagawa naming firewoods. Yun. Ito oh, kinakain niya ng camel. Sabihin ko sana caramel. Ayan, kinakain niya ng camel. Ang ganda niyang puno. Biro mo, nag-survive siya dito. Wala namang tubig. Ang init-init pa. Ang init kayo dito pagtanghali. Pero ngayon, yung weather ngayon, kasi malapit na mag-winter, end na siya ng summer, ayun nga, malamig-lamig na siya. So parang nasa Pilipinas kayong yung hangin dito. Compared to Riyadh, Jeddah, maganda talaga ang weather sa Jeddah. Umiinit man siya, pero hindi ganun kagrabe yung init niya pag summer. But yeah, ito yung puno. May mga bulaklak siya. Kinakain to ng camel eh. Ito talagang gustong-gusto ng camel. Tingnan nyo guys, you know, may red siya. Yun. May bulaklak. Tapos, ano ba yun? Parang kalachuchi yung itsura ng bulaklak niya. Ayaw mag-focus ng camera. Parang kalachuchi. Chuchi. Ayaw mag-focus ng camera. Pero ang ganda. Ang ganda niya guys. Sana nandito kayo. Parang, di ba bulaklak yung bagong sibon na bulaklak yung kulay yellow. Tapos, yung pula niya, bulaklak pa rin yun. So, paano naligaw yung pula na yun doon? But anyway, mukhang kalachuchi. Okay guys, no, kalachuchi. Yun, mukha siyang kalachuchi. Yung bukad-kad nung matandang flower niya. Pero pag bago yung flower niya, yun, kulay yellow siya. Tapos yun, kulay red na siya pag matanda na yung flower. Tapos mukhang buka na. Tapos yun nga, mukhang kalachuchi. Ganun siya eh, nakaganon. Tapos yung, di ba yung kalachuchi, yun yung, kalachuchi nga ba yung pangalan nun? Yung kinakain natin na, ano, inaalis natin yung nectar. So, yan. Uy, may stroller dun, kaloka. San ba yun? Bakit hindi makita sa camera ko? Ayun o. Stroller yun, ipunta natin. Check-in natin. Okay. So, yan. Ganda-ganda ako. Malapit na ako dun sa stroller. Look, guys. So, okay pa siya. Kaloka. Iiwan dito. Ganyan sila. Iiwan nila sa deserto. Tapos yun. Sabihin, ayaw na nila dun. Look. Ang ganda pa niya. Bismillah. Lalabahan lang. My gosh. Iuwi na kita ng Pilipinas. Ipapackage kita. Grabe. Ibig sabihin niya, pag iniwan na nila sa deserto, ayun na nila yun, tatapon na nila. Meron doon, yun no. Yun. Yung puting yun, yun, so pa yun, tinapon na nila. Kasi, natastas siya. So, pwede mo naman tahiin, di ba? Pero, sa kanila dito, tapon lang, bili ng bago. So, yan, inakit mo siya dito. Medyo, nakakahingan. Ang ganda ng bato. Kapit na kapit talaga yan doon sa, ano, para talagang, ewan ko, basta yung bato nila dito hindi mo mahuhukay. Talagang para siyang itinanim. Itinanim talaga siya ni Papa God. Grabe. Sa Pilipinas, mahuhukay mo yung bato eh. Dito hindi mo mahuhukay. Look at this one. This is a boulder rock. Anyway, dadaling ko to dun sa amo. Papakita ko. Tapos, kasi yung kapatid ng amo ko, mayroon siyang grandchildren na dala-dala. Papakita ko to. Baka gusto nila, baka wala silang stroller, magagamit nila, labahan lang nila, diba? Pero kung ayaw nila, and kung ma-check ko to na talagang okay na okay siya, ipo-fold ko siya, papapackage siya sa Pilipinas. Ano? Anyway, yeah, babalik ako sa kanya. Yan ako yung stroller. Naiya akong ipakita dun sa amo ko. Sa amo ko nalaki, wala problema. Dun sa babae may problema kasi sabi na, ay, tinapon na yan. Baka mamaya patay na yung may-ari niya. Baka mamaya may sakit yung ilalim yun. Nakita ko yung problema sa kanya. Ito. So as you can see there, yung wheels niya is may coma. This one doesn't have. Pero gumagana pa siya, pwede mo pa siyang ipulak.
mo siya pwedeng, isa yung type ng stroller na hindi mo matitiklop, hindi siya maitiklop, pero pwede pa siya, pwede pa siyang upuan ng baby. Oh, okay pa siya, sayang lang, tinapon. Pilipina siya, nabibenta pa yan ng mga 150, 350, diba? But anyway, yeah, nakita nila ako, bitbit ko to, pero hindi ko na din yan. Nakita ako ng amo kong lalaki na bitbit ko. So anyway, babalik ako doon, sasabihin ko sa kanya. Doon lang, sa sabihin ko lang, di ko nadadalhin kasi baka pagalitan nyo yung amo kong babae. Ganun yun eh. Ganun yung amo babae. Ayaw ninyong mga luma na may konting sira. Tatapon agad nun. Bibili na lang ng bago. But yeah. I'll catch you guys later. Relax na ako, tapos ang iniisip ko i-organize na lang yung buong bahay, tapos yun, pagkatapos ko na ma-organize yung bahay, magbablog-blog na ulit ako. Kaya lang eto, may labahin na naman ako, labahin, plantsahin, and yeah, nakakapagod magplantsa. Tapos pagkatapos magplantsa, tatakbo ka ng kitchen, maghugas ng plato, magsiserve, gagawa ng salad, magsiserve for the lunch, magsiserve for the snack, tatakbo ka ulit para magplantsa. Alam mo yun? So aalis yung mga bata ngayon, babalik na sila sa dormitory nila, and yeah, kailangan kong plantsahin yung natitirang damit na dadalhin ng mga lalaki. They bought me juice last night. This is apple juice. And yeah, ito yung magiging breakfast ko. Itong apple juice na to. At saka, nagluluto ako ngayon na macaroni. Para sa akin. Para breakfast ko. So yeah. What more can I say? I've been thinking a lot kung bibili ako ng laptop. Pumayag yung amo ko, nasa sa akin daw yun kung bibili ako. Gusto ko talagang bumili, guys. Ang iniisip ko lang is, mahirap pag meron kang laptop, tapos pag umuwi ka, wala kang sariling bahay. Like, it's not safe na iwan mo. And ang hirap din mag-bit-bit, so I really don't know. We will see. Kasi ang hirap, baka mamaya manakaw, yung mga ganun. So yeah, I will be very busy pag umuwi ako kasi magpapamedical ako. Ang hirap naman pag magpapamedical ka, dala-dala mo yun. Tapos, ano pa ba? It's either mag-enroll ako sa TESDA or papasok akong call center. So yeah, I'm gonna end the vlog right now kasi sobrang magiging busy na ako. Kaya lang ako nag-vlog right now. Tsaka right now kasi yun nga, nagluluto ako, nakagising ko lang, and it's 7:43 na dito. Kanina pa ako gising 6, bali nag FB muna ako, nag message muna ako yun sa babes ko, baby. But yeah, always take care guys, I miss you all, and thank you to those who subscribe to me dun sa mga notification angels ko. So may God bless you all. Always take care. Have a great day. Bye.